ubusin mo yan. Ang mahal-mahal ang binayad ko dyan, hindi mo ubusin. Ubusin mo yan. Ay, nako. Gaano kalala ang bully? Tatawagin pa akong monster. Tapos yung pinakamalala po talaga sa lahat, yung kumain po ko sa CR. Hindi ako magagalit kahit anong resulta lumabas dito. Ipagdadasal ko na lang na sana kasama na ni Lord yung gumawa ng filter na to. Charis lang, putang ina lang. Kung gusto ko kung magpo-promo ako, artista yung update ko, ayoko ng ano. Tapos sabi ko, mama, magbayad ko. Eh, okay naman sa kanya. One cup lang ako, price. One cup ka lang? Hindi yan, one cup. Hindi yan. Miss Karen, kahit mataba ako, nabubusog po ako, ha. Akala niyo po ata, hindi ako nabubusog, ha. Dito nakatira si Yulin na sumikat bilang pambansang Yuba. Hello! I'm Karen! Hello, Miss Karen. Nice to meet you. How are you? It's my first time here. It's so nice. Oh, thank you. Nice. Are you the only one here? Yung friend ko. Let me take off my... Welcome po sa aking munting bahay. Ako lang po yung malaki dito. Dear, nakakatawa ka talaga. So how long have you lived here? April lang po. April lang? Yes. Tatawagin kitang Babs. Babs. Kasi yan ang nickname ng mga ano niya, mahal sa buhay sa kanya. So this is Babs's two-bedroom apartment. So ito po yung sofa na to. Okay. Gusto ko lang po sabihin sa inyo, binili namin yung sofa, yung brand yung Salem. Di ba alam niyo yung Salem, yung elepante, yung ano. So sinure ko na kaya ko nung sofa. Oh, so saan mo ito nabili? Sa SM lang po. Okay, all right. So ito po yung bedroom ko. Mm-mm. Tapos may mga anak ako, kasama ko sila syempre pag matutulog ako. Yan po yung mga anak ko. Tapos ito po, ayan. Tapos balcony, tapos ito lang yung drawer ko po. Maliit lang po siya. Ito yung signature ng Rockwell area talaga. Yes po. Oo, yung lahat dito may mga balcony. Yes, ang ganda. So this is your kitchen. This is my kitchen. At let's ito po it pala yung mga dito anak ko. Dito ka nagsushoot. Oh my God, mahilig ka ba talaga sa mahilig mga, po ako sa baboy. Sa baboy, noon yes, pa? Yes po. Okay, na-notice ko. Talaga naman. Padala lang po yan. Bigyan mo naman ako, kumain na tayo. Alright. Ano ba yan? Pupunta dito, nakikain. Oo, oh, nakikain. Direit pa yung pagkain. So, nagluluto ka dito talaga? Yes po, nagluluto po ako dito. Uh-huh. I-reprate natin. Oh my gosh! Pambansang puro chama. Unhealthy pa naman ito. Ano ang laman ng kanyang fridge? Oh my gosh! Pumahilig po ako sa drink. Dear! Ayan, pumahilig ako sa set. Ito, oh my gosh, super soda, super sugar. Yes po, tas ang sugar normal. Ayan po. So, ang laban ng freezer niya, meron siyang cakes. Yes. Nuggets. Mga easy to fry. Yes. Talagang nuggets, hotdog, yes, tender, juicy. Siomay. Siomay ulit. Yes po. So, ayun lang. Tapos ang Coco Crunch, ang Holy Grail ko. Hindi mawawala ang Coco Crunch. Ayan. And hello! Ay, ito po yung friend ko, si Marky. TikTok friend. Ito, isa po siya. Hindi kita anak! Isa po siya sa TikTok friend. Oh, wala ba akong tatay? Meron ka tatay, papakilala kita. Ay, sino? Sino yan? Ito, tatay mo. Hello po! Hello. Anak mo. Hello, magkamukha kami, mami! Hindi, mukha kang unggoy, pero tatay mo. Nag-meet kayo sa TikTok? Yes po. Yes, po. Pare-pares po kaming content creators. Kunyari, magka-comment sa video namin. Tapos, hello. Tapos, biglang nag-meet sa person. Hello. Tapos, ayun, friends na kami. So, ngayon, dito ka na nakatira? Yes. Madalas po. Parang live-in na po kami. Oo, pero kaya rin di ka nalulungkot. Oo po, kasi nandito po sila. Alam mo, it's so important to have a close friend. Yes po. Especially when you're single. Ano ang mga issues ni Yulin, nakita mo na ba siyang malungkot ever? Ang issue niya po, ano, pagkakain niya po, ganun. Talaga! Pero hindi ka nag-aalala sa kanya pag kumakain siya ng sobrang dami? Ay, hindi naman po. Kasi ano po yan eh, for example, kakain. Oo. Hindi niya na uubos lahat talaga. Oo. Or sharing lang talaga siya, ganun. Marami in-order, pero lahat kami kakain. Nagtatry ba kayo maglakad?
together. Yes po. Saan? Pag pinaglakad po nila ako after nun, kaaway ko na sila. Pero pag lumalabas kayo, wala nang mga nagko-comment. Kilala ka na kasi. Opo. I feel proud, pero that's sad reality siya na parang Opo. Kailangan ko pang maging famous. Para lang tanggapin niyo akong lahat. Para lang tanggapin ako. Oo. Kailangan ko pang maging funny. Para patanggapin ako. Parang naka-stereotype na pag overweight ka, dapat funny ka. Yes. Kailan mo binansagan ang sarili mo na pambansang yobam? Nito na lang po yun eh. Siguro mga August po. Kasi parang sabi nung friend ko, hindi pwedeng yobab ka lang eh. Dapat may something. Tapos sabi niya, what if gawin mong pambansang yobab? Tapos ikaw lang yun. Oo. So kapag kayong mga hashtag po sa TikTok, yun po yung ano nila. Pag isa-search nila ako, pambansang yobab, nandun lahat ng videos. So ang yobab pag binaliktad ay baboy. Baboy po. Maraming tao maiinsulto yes, kapag po. Tinawag silang yobab o baboy. Yes po. But you embraced it. Yes po, kasi yung mga kapatid ko po, ganun din tawag nila sa akin, bata pa lang kami. Oo. So parang feeling ko, pag tinatawag akong yobab, nilalambing ako. Ganun po yung take ko sa ano, yobab. So you never saw it na iniinsulto ka? Never po. What was it like growing up? Malaki ba lahat ng kapamilya mo? Hindi po. Oh. Ano po, pero pinanganak daw po ako, mataba na ako. May face naman po ako na payat ako. Siguro mga 7 years old ako. Payat ako noon. Tapos, syempre, nag-upgrade ng upgrade. Nag-upgrade din yung weight ko. Oh. Mahilig po kasi talaga kami kumain ng family. Tapos si mama sobrang sarap pa magluto. Nung maliit naman po ako, hindi sila ganun ka-worried. Kasi sabi nila, bata pa yan, huwag mong pag-diet, ganyan. So, nung lumaki na ako, doon na sila na lahat ng ways po ginawa na ni mama, wala lang talaga akong disiplina. Oo. Lahat po talaga sin gym, lahat, inanima, pati yung mga diet na Cohen diet. Nagganon po ako, pero wala talagang ano, kasi wala po akong disiplina. Eh kasi nga, sobra ko din po na-embrace yung self ko. So, parang sabi ko, ay, unique ako sa ganito. Gusto ko yung ganito. Never ka na insecure yung totoo. Nung bata ka na you were overweight. High school po ako po naramdaman yung insecurities. Yeah. Kasi parang, syempre teenagers, tapos lahat sila parang payat, ako lang yung mataba sa school. Doon lang po kasi nung nabully ako, doon ko na ano, parang, ay bakit mali pala pag mataba? Doon ko naisip, mali pala pag mataba, dapat pala payat para matanggap ka nila. Kasi nung elementary, hindi naman po gano'n na-bully. Nung high school talaga, sobra. So, at gano'n kalala ang bully? Yung every time na papasok ka, titignan ka, tatawanan ka, tatawagin pa akong monster. Tapos yung pinakamalala po talaga sa lahat, yung kumain po ko sa CR. Kumain po ko sa CR nun kasi yung pasok ko po nun is 8 to 2 or 3, ganyan. Tapos ang gagawin ko po, kakain ako ng marami ng breakfast para hindi na ako kakain the whole day. Pag uwi na lang kasi nga wala pong gustong sumama sa akin sa cafeteria. May one time talaga, sobrang kumukulo na yung chan. Hindi ko po alam na totoo yung kumukulo yung chan noon. Oh my gosh, totoo pala siya. So baka ito na yung sign ng gutom. Tapos nung naramdaman ko po yun, naglakas loob akong pumunta sa cafeteria, bumili lang ako ng food. Tapos nung tinitingnan ko yung mga seats, lahat sila nakatingin sa akin. Parang sabi ko, shit, sa CR na nga lang ako kakain. So, doon ako kumain. Kumakain ako doon habang umiiyak ako. Ganun po siya kalala. Anong year ka nito? Second year high school. That is so tragic. Kaya sabi ko, bakit ganun? Ganito pala sila dito. Wala kang kaibigan nun? Wala po, kahit isa. As in, walang gustong kumaibigan sa akin nun. Actually, hindi ko po siya masyadong inaano kasi nag-absent ako. Kunyari, nagsasabi ako kala mama na, masakit yung gano'n. Para hindi po ako papasukin. Tapos, kung it's either absent or late ako, para kasi ayoko talagang pumasok. Tapos one time, nag-ano na si mama na, bakit ba ayaw mong pumasok? Bakit kung hindi ka late, absent ka? Ganyan, sabi mo nga ganyan. Tapos umiyak na po ako, nag-breakdown na po ako sa kanya. Sabi ko, hindi mo kasi alam yung nangyayari sa akin sa school. So, nagalit siya doon sa school. Hindi po sa akin. Tapos ayun, umiyak din po siya na, nagsasorry naman po siya na hindi niya daw alam yung naramdaman ko. Nag-stop na po ako sa school na yun, tapos nag-transfer na lang po ako sa iba. Yung pinaka-traumatic experience mo was nung nabully ka nung high school to the point kumakain ka mag-isa sa CR. Yes po. Napatawad mo na ba ang mga taong yun? Opo, pero hindi ko po sila makakalimutan. Oo. Napatawad ko po sila kasi okay na ako eh. Kasi kung hindi ko sila napatawad, baka hanggang ngayon malungkot po ako. Looking back at that girl before, what do you wish ang ginawa mo noon? Sana po lumaban ako.
sana nag-stand ako para sa sarili ko. Sana hindi ako natakot sa mga taong yun. Mm-hmm. So, ayun po. Yun yung ano ko. Pero after po nun, wala nang nakaano sa akin. Kasi sabi ko, last na yun, hindi pwedeng gaganunin lang ako buong buhay ko. Alam mo, you are an epitome of body love. Pero nung high school, ang tanong ko, nag-prom ka ba? Yes po. May prom date ka nun? Yes po. And? Si mama po, gusto niya mag-prom ako. Sabi ko nun, ayoko mag-prom, hindi ko naman gusto yung mga ganyan. Tapos nagbiro pa ako sa kanya, sabi ko, pwera na lang kung si Enchong di yung partner ko. Tapos nagulat ako, sabi niya dun sa best friend niya, sabi niya, hanapin mo nga kung magkano si Enchong di. Sabi ko, ay, sineryoso. Eh, that time po, hindi po pwede sa Enchong D. Nag-end up po kay Ivan Dorshner. So, siya po yung prom date ko noon. Pero, kumbaga, binayaran ng nanay mo yes, ang po. Prom date yes, mo. Po. Hindi ka nasaktan sa idea na yon na wow, yung prom date ko, binayaran ng mommy ko. Hindi po, kasi gusto ko nga, kung sabi ko, gusto ko kung magpo-prom ako, artista yung update ko, ayoko ng ano. Tapos sabi ko, mama, magbayad ko. Eh, okay naman sa kanya, so go, very supportive. So ayun, ang prom date kasi Ivan Dorshner nung 3 years. Anong naging reaction nila nung pumasok ka sa prom? Nagsisigawan po sila. Sabi ko, ay, ano ba yun? Excuse me? Yes! Meron kang ganun eh. Na yes, para... tumabi kayo ako lang sa dance floor. Saan mo nakuha yung lakas na loob na ganun? Siguro yung support ng family. Never ko naramdaman sa kanila na kailangan mo magpapayat para to please other people. Kaya siguro ganun kalakas yung loob ko na, ah, okay lang pala yung ganito. Confident ako. Umiyak ka na ba dahil sa weight mo? Parang hindi pa naman po. Hindi pa po talaga. Parang nasasad lang kapag yung, halimbawa may family activities na hindi ako nakakasama kasi bawal yung weight ko. Nasasad, pero hindi po umiiyak. Hindi ko po siya iniyakan. And you were never suicidal or depressed at any point? Never po. Lahat po ng emotions ko, kumakain ako. Masaya, malungkot, umiiyak. Kumakain po ako. Ang mahal ko po talaga yung katawan. Ayoko siya, huwag kang mawalong. Pero hindi ka ba nag-aalala? Alam mo, being overweight, maraming kaakibat na sakit din yan. Yes po, yun po yung worry ng parents ko palagi. Parang okay lang naman sa amin na ganyan ka, basta healthy ka. So ang ginagawa po ng parents ko is nagpapacheck up po kami annually. Kailan ang huling check up mo? June 20 po. This June 20? Yes po. And what was your weight? 149 pounds po. Ay, kilos, sorry. Kilos. Kilos po. So 149 kilos, roughly, that's 330 pounds. Yes po. Hindi ka nag-aalala nun? Nag-aalala po ako kasi parang baka yung health ko. Pero hindi po yung dahil sa itsura ko. Oo. Ganun po. Sa health po ako laging conscious, hindi po sa itsura ko talaga. Anong findings ng doctor? Kamusta puso mo? Lahat po okay po. Normal po lahat. Wow! Even sugar, yung cholesterol po, okay po siya lahat. That's amazing! Yes po. Wala rin po akong PCOS. Sinabi ba ng doktor? Yes po. Why he thinks you are overweight? Dahil lang po sa food. Sa food intake talaga. Oo. Yes po. You must be eating something na heavy in calories. Ano yun? Sisig. Sisig. Every day? Hindi naman po every day. Pero mahilig ka sa pork? Hindi po. Mas chicken po ako ni. Oh. Ang gusto ko lang sa pork, yung sisig lang, tas lechon. So naisip mo ba, Babs, na posibleng kulang ka lang sa exercise? Yes po. Anong move kaya mo gawin? Can you stretch? I can. Oh, yung okay. Kiligili ko. Can you stretch? Can you bend? Kaya ko po abutin yung paa ko. Really? Yes, sige nga. Oh, one. Oh my God. One, two, three. Oh my God, mas flexible ka pa sa akin. Oh, diba? I'm so impressed. Sabi sa'yo. Okay, side. Ay, nag-exercise kami. Nag-exercise. Oh. Ano po yun? Ay, bago yan. Kaya. Alam mo, you are flexible. Diba po? Ang title po nito, Exercise with Miss Karen Dawson. Okay, squat, squat. Oh, diba? Bukas masakit yung mga katawan namin nito. Nagbalag lang naman kami. Pero na, diba they do that twerking thing? I can't do that. Can you? I can't. Hindi rin po ako marunong. So what size do you wear? XXXL. Ay, hindi po namin kasi sa curtain section po kami. Hindi po, 4XL. Kung meron kang ano, dream date in the Philippines today, sino? Oh my gosh, Josh Garcia, of course!
Oh my God! Really, talagang all the girls like yes. him. But wow! Kasi... Isasangla ko yung mama ko para kay Diyos. Dear nakakasawa ng effortless! Promise, gagawin ko po yun. Joshua, hello! Favorite ko yung nag-vlog lang eh. Pagod na bukas. Tsaka, oh, tingnan yung pinawisan po ako, naka-aircon kami dito ah. Pinagod po ako ni Miss Karen Dumbbell. Dati ang nakaka-accept lang naman sa akin, family, friends. Kasi dati naman, nung hindi pa po ako kilala, syempre kahit maglalakad ako, magpapagtatawanan pa din po ako. Ngayon po kasi, pag nakikita nila ako, nagpapapicture sila, natutuwa sila, uy, tuwan-tuwa kami sa'yo, ganun. Anong plano mo? Plano mo bang mag-aral, mag-abroad? Anong plano mo sa buhay? Ano po, this coming December po, magka-Canada ako, mag-aaral po ako doon. One year ng master's. Kasi po, nagtapos po ako ng culinary dito. Tapos, mag-culinary din po ako doon, pero with business course. Ang galing mo naman, with your parents. Yes po. Doon ko naman po pagtitripan yung mga tao. Magaling ka kumanta, no? Hindi naman po, kumakanta lang po. Sige nga, ano yung favorite mo? Kumanta ka. Hala, anong kakantahin ko yung Scarlett? na-pressure. Oh. Sige, pikit nga po kayo. Okay. Kuya, pumikit ka din. Pinapikit din si Kuya. All I ask is if this is my last night with you. Okay na yun. My God! Dear, may boses ka. In fairness thank to you. Po. Marunong. Thank you. Gusto mo kumanta professionally? Hindi po kasi hindi naman po mataas yung boses ko. Hindi ba mataas yun? Hindi po. Dear, ang taas mo. Ay, wow. Gusto ko ng modeling. Ay, go. Sa palaban. I'll go. Ganyan ka po, ganyan. Si bewang-bewang. Ganyan, ganyan. Wow! On. Teka. Pivot. Kailangan ko bouncy. Oo, okay. Kailangan bouncy ka din. Hindi madali yung lifestyle mo. So, tanong ko ito. Paglilipad ka ng eroplano, anong seats mo? Economy pa din po. Economy, you buy one or two? One lang po. Sa one? Okay. One airplane. No, serious. One lang po. One. Opo, pero yung seatbelt, nanghihingi na ako ng extension. So, number two, do you drive? Yes po. Pasya ako. Ang kotse ko po, ano, Mini Cooper. hindi, Mini Cooper. Ang kotse ko po, Porsche. Saan ka hirap? Porsche. No, so saan ka hirap? Sa tricycle po, tsaka sa angkas. Oo, yun hindi. Yun, di ko pa po na-try. Yung tricycle na-try ko na po, pero bata pa ako nung last. Oh, can you swim? I can swim. Hindi po ko lumulubog. Really? Opo, sa talaga? Sa talent ko po yun. Nasa malalim ako, tapos nakatayo lang akong ganyan. Tapos di po ko lumulubog. Wala akong ginagawa, tapos minsan nag-in... Baka naman nakatapak ka. Hindi po. Okay, but do you swim well or hindi? I can swim well. Can wow! Kakain kami. Kain na tayo. Kakain kami. No, and I really wanna eat na talaga. Let's go. Yeah, papakita ko sa'yo yung sports car ko. Ito po. Dito po ta. Ay, hindi ba yan yung kotse natin? Kuya, madumi kasi siya. Sobrang dumi. Yung amoy po ng kotse ko, amoy fast food. Mga fast food. Lahat ng fast food, maamoy mo dito. Tapos, hindi ko na po kailangan ng airbag kasi ito na dyan. Ayan si Pinkaroo, si Jack-Jack, tsaka si Pinky. Tinawagan ako ni Miss Karen Davila, kakain daw kami. Tapos tinawagan niya ako, sabi niya, saan mo gusto kumain, dear? Sabi ko, huwag mo po ako tanungin kasi lahat kakainin ko. So ayun guys, titignan natin kung kaya tayo ng escalate. Kaya ako, kaya. Okay po ang escalator sa Rockwell. Kaya po tayo. Kuya, may guwapo. Kunyari, nadapa ako. Help, aray! Tumingin siya sa akin. 1 point for Yulin. Ano yung pinaka-hate mong kainin? Wow! Parang lahat kinakain ko po kasi. Pero parang may okra.
Awkward. In fair, may nasagot. Wow. Healthy! So, dear, healthy living rin. Oh. Yun, binigyan tayo ng salad. Pero hindi ka nagsasalad all the time. Hindi po. Kaya nga, oo. Ako naman, I love salad. Don't you think Yulina is so beautiful? You are beautiful, right? Thank you. Hindi po sila marunong magsinungaling. Yung pamilya ni Miss Karen. Paniwalaan po natin na. Hindi ako mahilig sa salad eh, pero masarap. Oo, pero okay, one of my favorites also in Mamo is the truffle pasta. Lorenzo's truffle pasta. O go! So, akala po nila shesheran ko sila. Ito sa kanya lang po yan. Okay! Charot lang po! Dalawa naman yan! Joke lang po yan! So, try natin ang truffle pasta nila. Ay, masarap! Aba, totoo? Parang hindi ganun katapang yung truffle. No. Ano yung iba po, di ba, lasang gaas na natin? Yeah. Ang sarap tsaka yung pasta al dente siya. So good. You like it? Super good. This is the classic Mamu steak. The signature steak of Mamu. How do you take your steak? Okay lang po kahit okay na to, no? Ano daw doneness ng steaks? Ano? Average? Hindi. Level 2? Level 3? So one of the things that you can do with your steak is put salt. You don't have to put sauce. So the Mamu steak, so what you do, ito yung kanya talaga masarap. Yeah. Paano? Oh, ganun pa. Yeah. Salt bay. Right? So taste it with the salt. Taba po yan? Yes. Shucks! Meron po kayong BP. Naganap ng BP dito. Oh. Nakarulog. Gumising ka. Hindi ako magpapahiya sa'yo dito. Mamu is the best. Malapit lang naman sa St. Luke's dito. Do you want steak rice? Ang sarap ng steak rice nila dito. Switch places. Ako si Miss Karen. Okay. Siya si Yobab. Oh my God! Miss Karen din na din. Oh my God, dear. You should try this, dear. This is so good. And also, dear, the broccoli with the cheese, it's so good. It's so healthy, dear. Oh my God! It's so good! So, dear, iba ang timpla ng red rice dito. I swear, meron silang parang special na sauce with it or something. Basta go. So, binigyan po ako ng kanin ni Miss Karen Davin. Tinam. Ano yan? Tinga ko lang yan eh. Sabi niya kanina, dear, you should try. Ano yung condiment? The rice! Oh yeah, it's so good! The rice, diba? Yes, kumare, it's so good! Wow! So lobster tail. With garlic noodles. Garlic noodles, ito. Okay, perfect. How to eat lobster tail by Miss Karen Davila. Slice it off. Ang hirap. Dear, you should do like this, dear. Dear, the lobster tail is so good. I swear. Walang natitira sa Mamu's. It's so good! Ay, unlimited! Uy, hindi yan sa'yo! I'm gonna order also the signature of Mamu. Key lime pie, pecan pie. You taste it, rate it, right? High blood, diabetes, after nito. So, mahilig siya sa chocolate. So, we'll have the dark chocolate, San Serval. Kaya or gusto mo ipack? Hindi ko na po kaya. Miss Karen, kahit mataba ako, nabubusog po ako, ha? Akala niyo po ate, hindi ako nabubusog, ha? Hi, Mari, where's Allison? Dear fan na fan,
Where's Allison? And where's Phil? Oh, hello, Phil. Hello po. Oh my gosh. Hello po. Hello po sa inyo. Miss Small, I'm such a fan. Sa'yo mo magpapasampal ako sa iyo. Yes. Magpapasampal po ako sa iyo. Okay lang. Okay. Oh, yan, chocolate sans rival for you. Ito ang signature nila, the key lime pie. Give it a chance. Miss Karen, ang huli kong kinain na may pie, yung apple pie si IKEA. Ang sarap, para siyang leche flan na may asin. Oh, masarap, diba? Di, totoo. Totoo. Totoo po, ang sarap. Oh, so yan yung so, sobrang smooth nung ano. Oh my God. Oh. Try naman the pecan pie. Pecan pie. Try natin. Banana bread po ito. Parang yun. Yeah. What do you like it? Which do you like better? The light, lime or pecan? Yeah. Parang ang social nung sans rival nila. Oh, how is it? So-so. Yeah. Yung merang po na ginawa nila dito. Parang ano po siya. Sorry for the word. Parang amateur yung lasa niya. May mabibilan ako niyan ng mga 25 pesos per cup. Really? Yung ganyang lasa. Ito talaga. Ito yung star nila. Yeah. Ito naman, kasi banana yung crust niya. Hindi ripe yung banana na nagamit. Yes. Oh, pretty. Ang lola. Yes. Paano yan? May tanong ako. Hindi ko ba minsan nahihirapan maging food critic? Baka ma-hurt mo yung feelings? Wala naman po kung pakialam kasi opinion ko naman po yun. I mean, lahat naman po tayo may opinion. So it's either maniniwala sila or not. Basta ako, nagbo-vlog po ako eh. So parang channel ko to. Parang it's either you like it or not. Yeah. You can skip. Ganun. May mga nagalit na sa'yo before. Wala po. Wala pa po. Walang ever nagsabi sa akin na magpapayat ka para matanggap ka ng society. Walang ganun. Sana mas unahin muna nilang tanggapin yung sarili nila. Tapos wala na. Wala nang ibang makakabagsak sa'yo pag mahal na mahal mo na yung sarili mo tsaka tanggap mo yung sarili mo. Tanggapin mo lang lahat ng flaws mo. Hindi yan overnight. Mahabang proseso yan na tatanggapin mo, meron pa dadaan pa yung magda-doubt ka pa sa sarili mo kung totoo ba, okay lang ba talaga na mataba ako. Okay lang, walang problema kung saan ka masaya. Basta stay healthy.